muli nagkakatipon ano kahit isang beses sa loob ng isang buwan ano, na magpasalamat sa Diyos sa mga biyaya na patuloy niyang ipinagkakaloob ano, kahit na sa gitna ng patuloy na ulan ano, sabi nga po ay tayo magpasalamat ano, at tayo ay hindi pagkabat magulan ano, ay hindi naman tayo binabahak. Bahagi ho ng ating paginilay na makita ho natin sa mga pagbasa ay tungkol sa templo. No? Yung unang pagbasa po natin ay mula sa aklat ng Makabeo. No? Yung mga kapatid natin protestante, una silang aklat ng Makabeo. No? Isa yun sa mga difference natin bilang mga protestante at mga katoliko. Ngayon ay yung aklat ng Makabeo, bakit sinawag na aklat ng Makabeo? Kasi ito yung magkakabatid ng Makabeo. At yung ating ipinamanig ngayon ni Alin, ito kasi yung mga nanguna noon nung panahon ng mga Israelita. At ang binanggit dito ay si Judas Makabeo. Ano? So hindi ito yung Judas ano? Na nagtakwil kay Jesus. Ano? Ngunit si Judas Makabeo, isang itinuturi na leader ng mga Israelita. At ang binigyan ng pansin ay rin yung templo ng Jerusalem. So sa ating pagkaunawa, no, ay makita natin na dalawa yung ibig sabihin ng salitang templo. Yung templo ay rin, yung building. No? Yung pangalawa ay rin, yung itong ating katawan. No? Ang tinatawag din sa bagong dipan na alin, no? Ikaw ay templo ng Espiritu Santo. Pero hayaan po muna natin ang alin. Masyado mahaba kapag dalawa yung pag-uusapan natin. No? Isa na muna. No? Yung templo bilang isang building. No? Kasi ito yung nakita natin na binigyan ng pansin ng unang pagbasa at ng ikalawang pagbasa na pwede rin naman natin i-relate sa atin bilang templo ng Espiritu Santo. Pero dito muna tayo tumutok pag sinabi natin templo. Para po sa mga Israelita, there is only one temple. Iisa lang ang templo. Sa atin, marami kapag sinabi natin simbahan, tuklong, no? Eh yung mga nasa bawat bayan, ang tawag nila, hindi templo yun. Ang tawag nila sa bawat bayan ay rin sinagoga. No? So iba yung sinagoga para sa mga Hudyo at iba yung templo. Pag sinabi mong templo para sa mga Hudyo, ang tinutukoy lamang nila ay templo ng Jerusalem. No? Kaya kung mapansin ninyo, no, isa yan sa mga pinagkakaguluhan ngayon sa Israel. No? Eh, sabi nga natin, bakit? Yung kasi yung isang reason ng Hamas, eh, nasan ba yung templo ng Jerusalem? Wala. No? Wala na ngayon eh. No? Wala na ngayon yung templo ng Jerusalem. Pero along that vicinity, no? Sabi ko nga, noong year 2000, ay pinalad na makapunta sa Jerusalem. Isa yung sinanap ko, nasa yung templo ng Jerusalem. No? Asa kala ko yung managing doon na may doon. No? Paglapit ko, hindi pala yung templo ng Jerusalem. Magkabata sa libro, no? Medyo traumatic sa akin. Kasi bakit? Ay naandun na ulit. Yung, kung tawagin, ay yung mosque. No? So, anong, bagamat the same vicinity, no? Kailang wala darin yung templo ng Jerusalem. Nasira yun. No? Nasira, alam natin sa Biblia, nasira yun noong, kung tawagin po natin, noong panahon ng alin, noong Babylonian exile. Pero ginawa. Nasira uli. Noong kailan? Noong 70 AD. Ano nangyari noong 70 AD? Alam natin, under sila ng Roman Empire. Nag-aklas sila against Rome. So, noong panahon na yung kapag umaklas ka sa Rome, ano, talagang paparusahan ka. Ano, dinudurog ka. Ano. Kaya para ipakita sa kanila, ano, pati yung kanilang templo, winasa. And then mula noon, hindi na sila nakabangon. Ano? Eh, ba't naman ngayon nakalunan doon yung mosque? Kasi, di mo rin, kung tutusin po, ano?
Kung maalala ninyo yung Ottoman Empire, no? Yung last part of year 500 hanggang sorry, yung palang-palang yung panahon na kung saan rin ay panahon na muntusin ay 1500, no? 1500 hanggang 1930s, no? Before World War I, ang may tinatawag na Ottoman Empire, no? So nagkataon naman ang Ottoman Empire ay ulit Muslim, no? So pero hindi tayo doon. Pero yun ang makita ko natin. Para sa Israelita, may isa lamang ang templo. Pag sinabi natin. Hindi ko katulad sa atin. Ano? Bawat parokya, may simbahan. Ano? At doon, sa templo na ito rin. Kasi itong templo ng Jerusalem, ay ito yung panahon natin. Sinakod ng mga hindi mga Hudyo. Kaya, ano nangyari? Ay sinanakuna. Nagkaroon ng mga sacrilegious kung anong pinagkagawa. Kaya noong nakuha ni Maccabeo at ng kanyang mga kapatid yung kanilang pakipaglaban doon sa mga sumako sa Jerusalem, no, ay alin, ang ginawa nila ay sila ay tawag dito ay nagkaroon sila ng pagkatalaga. Dedication. Nire-dedicate nila yung templo ng Jerusalem. At anong binanggit doon? Ilang araw sila nagpiesta? 8 araw. No? 8 araw sila nagpiesta. Kaya kapag sinabi ng ibang sekta, no, na wala namang piesta, no, sa Biblia, ay sabi mo baka hindi sila nagbabasa ng banal na kasulatan. No? Kung hindi lang sila isang araw nagpiesta, 8 araw sila nagpipiesta. So, kaya, yun ang bahagi, no? Ginawa eh din. Nire-redicate yung templo. May right to yun sa re-redication. Kahit na tayo, kapag halimbawa natin yung ating simbahan, no? Halimbawa, dito, ay, lalong-lalong yung ating, ano, yung ating parokya simbahan, may pinatay, no? Re-redicate yun. No? Kung yung maalala later, before, itong taon ng atang ito, no? Ay yung sa pakin, ang ginawa doon kasi ay may gawa nung mayroon isang inimbitahan na ang pinamaalam ng gagawin, no? Ay nagsaboy ng tubig doon sa harapan ng simbahan, no? Ay pinare-redicate din yun ulit, no? Ibig sabihin, re-reconsecration, no? Ay tinatalaga muli para sa Diyos. Kasi bakit? Ay sinalaula. Ito na pangahalaga ko yung pagkatalaga sa Diyos. At yung templo na ito ay rin, para lamang sa Diyos. Para sa panalangin at yung kung tawagin natin ay rin, paghahandog ng mga sakripisyo. Sa lumang tibano kasi may tinatawag tayo na alin, yung animal sacrifice. No? Katulad halimbawa ng alin, nung si Jesus ay parang sa mga Hudyo, no? Nung si Jesus ay inihandog sa templo ng Jerusalem, anong iniari ng kanyang mga magulang? Mag-asawang bato-bato, no? Mag-asawang ibon. No? So, noong naman ang kapag ang hari ang naghahandog, no? Anong inihandog doon? Ay di isang kambing o isang baka. No? Si hari naman siya. No? Kaya niyang bumili noon. No? Eh kaya lang, si Jesus, nung panahon na yun, no, ay coming from, sabi ka natin, karpintero, hindi na, nung panahon na, hindi naman yun, kaya ni Jose at saka ni Maria na magandog ng isang baka, no, kasi mahal ng konti yun. Pero yun ang makita ko natin, meron doong bahagi ng alin, yung paghahandog ng templo. Kaya nga sa atin sa misa, no, ay, then is always a sacrifice ito, ano? Kaya may table tayo, no? It's a table of sacrifice. Pero, ano yung pinapakayag sa unang pagbasa? Inihandog ito para saan? Para sa Diyos. Para sa panalangin
sa pakipag-ugnayan sa Diyos. At sa Ebanghelyo natin ngayon, pinagtibay din ho ito ni Jesus. No? Kasi anong ginawa ni Jesus na pumasok sa templo ng Jerusalem? No? Ay pinagalitan niya yung mga nagtitinda. No? Sabi na natin, parang may nagtitinda roon. Yung kasing templo ng Jerusalem, nahati yung tatlo. Tatlong bahagi. Ito, isang bahagi. Ito yung dito nagkahantog. Dito yung ating. Yung pangalawang bahagi yan, yung inyong bahagi. Yung pangatlong bahagi, yung nasa likod. No? Pero nasa loob pa rin mo yan ng simbahan. So doon, nakita yung mga nagtitinda. No? Bakit nagtitinda? Kasi nga, yung tinitinda ro ni Abel, ay yung mga hiniahandog. No? Yung mga hiniahandog, kung wala silang dala, doon sila bibili. No? Saka yung mamamalik pera. Bakit may mamamalik pera? Kasi, ay bawal, no? Bawal yung pera kasi na ginagamit nung panahon na yun, yung Roman coin. Yung Roman coin may image ni Caesar, no? So, katulad ng mga coins natin ngayon, ano? May image ng mga bayani natin. Nung panahon na yun, ang image ang ilagay niya rin kung sino yung kanilang Caesar, yung pinakapinuno. Eh bawal yun sa templo ng Jerusalem. Yung may image. So, ano, may sariling coins yung templo ng Jerusalem. Kaya, kung bibili ka doon, ano, kung mag-aantog ka, ano, bawal ihihalay yung coins na ginagamit mo mamalit. Kaya, kinakailang ipalit mo muna at saka mo iaantog, ano, sa loob ng templo ng Jerusalem. Ano. Para lang maintindihan nyo kung bakit ba may ba't ba yung mamamili doon? Yun ay ginagamit din. Kaya lang sabi ni Jesus, ano? Pinapakita niya na sabi niya, ang aking templo ay hindi hulungan ng mga magnanakaw. No? Ngunit, ng mga ito ay bahay dalanginan. Ito yung ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nagalit sa kanya yung mga eskriba at mga pariseo, no? Kasi sabi na niya, kanong karapatan mo para gawin yun? Pero ang nangyay sa ipamanik ng buong ni Kapalerin, yung ating simbahan, yan ay bahay dalanginan. No? Yun ang huwag natin kalimutan. No? Bahagi yun na kung saan ay makita. That is yung special place para sa ating panalangin. Kahit nasabi natin, pwede ako magdasal sa sariling bahay. No? Tama, no? Kahit na dyan, alam daw eh, pwede kang magdasal. No? Pero sa misa, sa loob ng pagdiriwang ng simbahan, at sa atin, lalong-lalo na, sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa, no? Ay nandun talaga si Jesus. No? Ito ay yung kanyang sariling bahay. No? Kaya bahagi yun. Asan si Jesus? Ay, pagkakataon, ito hindi mo rito si Jesus. No? Ito yung image ni Jesus. Pero hindi ito sa Jesus. No? Bahagi yun ng pagkilos. Yung kanyang banal na kasulatan, nandiyan si Jesus. Kaya ang sabi, ang salita ng Diyos. No? So, bago isa sa atin, ano? Sapagat tayo pinaninirahan ng Espiritu Santo, ano sa atin din ang Espiritu Santo. Pero lalong-lalo na sa ating mga parish churches, kaya makita ko natin, kaya doon makikita natin, may ilaw, ano? Sa mga parokyang simbahan, ano? Bakit may ilaw ba doon? Kasi may Blessed Sacrament. Yung kalimitan na makita natin, yung ostya, ano? Na pinaniwalaan natin ng alin, yun ay hindi lang tinapay, kundi ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Nung lumang tipang, may tinatawag na Ark of the Covenant, yun ngayon yung ating tabernakulo. No? Ano yung nasa Ark of the Covenant? Nandoon yung alin? Yung tablet na ibinigay ng Diyos kay Moises. Yung Ten Commandments. Kaya para sa nila, ay ito ibigay ng Diyos, kaya narito ang Diyos. No? Na kinakailangan, ito ay lugar na dito natin makakatagpo ang Diyos. At yun sana po yung makita natin, ano? Makita natin at higit natin ang kahalagahan
ang higit na pagkibos na kung saan ay sana po huwag nating kalimutan, no? Na dito higit natin makakatagpo ang Diyos sa pamagitan ng special na lugar na ito na kung tawagin natin ay templo, no? O chapel, o tuklong, no? O pagkatanong, lalong-lalo na ako kapag tayo nagdiriwang ng banal na misa, no? Sa panahon na ito ay dito natin makakatagpo ang pag-umay kapal. Bakit? No? Kasi na tayo naniniwala na sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa, no? Ang Diyos ay nais na makasama tayo, no? Sa anyo ng tinapay at ng alam. No? At yun nawa yung huwag nating kalimutan, no? Na nandito palagi ang Diyos, no? Na nais na makiisa sa atin. At ito ang ipagpasalamat natin sa harapan ng Poong May Kapal. No? Kaya napakahalaga ho, no? Napakahalaga hindi lamang sa Hudyo, no? Kundi tayo sa ating mga Kristiyano, no? Itinuturing natin na alin ang yung templo, pero higit sa kanya rin kasi naroon si Jesus. At yung patuloy na hamon natin na rin, sana po erin, makita natin yung presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos sa pamagitan ng mga itinuturing natin na mga bagay na banal, no? Katulad ng kanyang templo at ng mga pamamaraan ng panalangin na makatutulong sa atin upang tayo ay higit na makipag-ugnayan